So, wala tayong load na Prion nito ha. Compressor lang. Ayan, mandar na siya. So, ito yung monitor natin ha. Tingnan mo yung... Yan. So, yan yung voltage na nakukuha natin. Ayan, so dito ulit tayo. Ito yung pinakita natin to sa nakaraang video natin na unit. So, nandito pa naman yung unit niya. And sasagutin lang natin yung tawag dito. Tatanong kung ilang volts daw yung ini-out ng ating compressor. Usually kasi ang nakalagay dito sa ating compressor katulad nito, so makikita nyo yun dito, kaya lang medyo maliit, 174 volts DC yan. Yan o. So may sign siya ng DC. Hindi yata makikita. Ayun o. 174B. Yung... So, 174. Yung iba, 155 yata ang ginagamit. Pero, pares din niya. Katulad nito, 1HP lang kasi itong ginagamit ko na pang testing na to. Yun. So, DC volts ang ating compressor. Ayan. So, pakita lang natin. Total, nandito na rin naman yung unit. Ayan. So, mamonitor natin yung tester natin. Okay, so sinet ko na ng DC. So, hindi pala tayo makakakuha ng voltage dito. Pero pakikita rin natin kung ang setting ng voltage natin ay dito tayo kukuha sa terminal ng compressor, yung WBU. So, wala tayong makukuha ng out dito. So, papakita rin natin yan. So, ang gagawin natin, dito kayo kukuha ng ground sa ating negative. Main negative line, yung negative ng capacitor dito. So ito yung main ng negative natin dahil ito yung supply na papunta ng IPM. Negative ng capacitor ha. So dito kayo tatap sa N. Yun. Ito. So ibig sabihin yung negative. Negative supply. Ayun. So itinap ko doon sa kulay blue, yun yung negative supply natin. And yung isa, itatap ko dito sa ating compressor. So, 3-phase naman ito. So, kahit alin dito ang sukatin natin. Ayan. Then, isasaksak ko si unit. Yung. So, tingnan nyo yung volts na nakuha na kaagad natin. Ito. Kung may pupokus mo. Yung. Ayan ah. Yung monitoring natin. Buhay yung unit natin ha. Ayan. Naka-on. And ayan. Naka-on yung ating outer board. And yung nakukuha nating monitor voltage. Ayun o. So naka-ground tayo ha. Naka-negative tayo. And yung positive ng test prod natin. Ito yung ikinabit ko sa compressor. Ayan. So ito yung nakukuha nating voltage. Standby siya. Ayan. So nagbabago-bago siya. Hindi siya nag-steady. And tingnan natin kapag umandar na si compressor ha. Yan. So antayin nyo na umandar si compressor. Sabayan dito sa pan natin. Para makita nyo kung ilang volts. So wala tayong load na Prion nito ha. Compressor lang. Ayan, umandar na siya. So ito yung monitor natin ha. Tingnan mo yung. Yan. So yan yung voltage na nakukuha natin. So yan, umaandar ang compressor natin. Yan. Yan. So unti-unting bumibirit si compressor, unti-unting tumataas yung ayan oh. Tumataas ang supply ng ating compressor. Ay ng ating supply sa compressor. Ayan oh. Ito. Ito yung focus mo sa tester. Ayan oh. So 132. Ayan, pataas yan ng pataas. Yun. Ayan, 141. Okay, so hindi ko pwede siyang patagalin. Pero nakuha na natin yung output voltage ng ating IPM. Yung. Okay, so pinatay ko yung compress ay yung ating indoor. Ayan yung standby na nakuha natin. Ito yung volts. Nakikita? Okay. Ayan. Sa malinaw na mata.
Ay pag malabo ang mata, katulad ni boss, paring, may kumpare ako niya malabo ng mata, si paring Bong. Ayan, lumalabo ng mata. Matawa ka. Hindi nakikita yung ginagawa natin. Ang nakikita yung ginagawa lang niya. Ayan. So, ayan. Stand, malabo ng mata kasi ni paring Bong. Kumpare mo na pala yan. Ayan ah. 7.9. Okay. Ayan na, patay yung ating compressor. Yun yung standby. Akala ko ninong mo eh. Malapit na. Ninong sa kasal. Magulo. Ito ha, ikakabit ko yung test prod natin. Dito ka mag-focus. Huwag ka kay paring Bong. Sige, sumbong kita dyan. Ito, so kukunin natin yung supply dito. Tingnan nyo kung may makukuha kang output. Ayan, para lang nakikita niya ha. Ayan, so zero, saksak ko yung unit. Yung. So, zero siya. Kasi three-phase. And yung logic niya, nang hindi ko pa ganun ka naiintindihan gaano. Ayan, lumakas na ang ulan. Para lang makita natin. Binuhay ko yung ating indoor unit ulit. Focus mo lang dito sa ating tester para makita nila kung nagkakaroon ng... Antay lang natin umandar si compressor. Yan. So, standby tayo mga... Kwento ka na muna habang ano. Mag-aantay tayo. Nag-move on na ako eh. Move on na daw. 2021 na eh. Naiwan pa rin sa 2020 eh. Yan. So, kaya ginawa ko kanina, nagawa na lang ako ng kulungan ng manok eh. Yan, ginawa ko ng kulungan ng manok yung kulungan, yung mga binigay na manok pala sa akin. Para mangitlog na. Ayan o, mandar na yung compressor ulit natin. Pero tingnan nyo yung supply ng ating ano, compressor. Yan o. Hindi siya stable o gumagalaw siya. Negative. Yan o. 0.3. Hindi siya stable. Ilagay nyo sa AC. So ayan o, yung AC. Anong supply yung nakukuha? Ayun. 139 sa AC. Pero AC yan. DC ang ini-out nyan eh. Ayan o. So yung out na voltage na nakukuha natin dahil doon sa pag-andar ng compressor yun. Yun yung pinaka reverse voltage. Ayan o. Yung DC natin o. So wala tayong nakukuha ng supply kung naka-DC tayo. Kung nag-AC tayo, yan, dahil lumaandar yung compressor natin, so bumabalik yung supply, nagiging AC. So, yun yung logic ng IPM natin. And, kapag tinanggal natin, like katulad nito, kaya, i-off ulit ha. Yan, pinatay ko. Okay, tatanggalin ko muna siya. And, bubunutin ko yung ating terminal ng compressor. Babatas na naman tayo nito. Shout out mo naman siya. Hindi na. Okay na. Kasi sabi niya, nananahimik na ako eh. Ay. Tahimik naman kami. Eh, may comment dun sa page. Sa page talaga eh. Sa page ni JDL kasi nag-comment. Mm-hmm. Buti lang may taga-sagot ako. Buti may mga abogado ako. Yeah. Yun kasi yung mga naniniwala. Okay. Ayan. So, kinabit ko doon sa ating isang line, yung W, kahit naman alin dito, WBU. And, iginround ko ulit para lang makita nyo kung ilang volts yung nilalabas. Bubuhayin ko lang ulit. Yun. Ayan. So, standby ulit tayo. Actually, na-actual ko na yan. Pinakita ko lang sa inyo. Para alam nyo din. Ayan. So, sa ganyan, halos tingnan nyo. Kung doon, nung nakakabit tayo, may nakuha tayong 7 volts. Nung nakatanggal tayo, okay. Ayun, no? 7 volts din pala siya. Sa AC, wala.
Ayan, tingnan lang natin kapag umandar ang compressor. Narito. Ayan, nandiyan yung pusa mo, lalabas na. Ayan, so monitor mo lang yung tester natin. Malalabas ko na yung pusa. Okay, tapos na. Laga ka. Wala ka na, dito ka. Kumakatok eh. Ayan, umandar na siya. Eto, focus mo yung ano, tester. Focus mo yung tester natin. Hindi yung pusa. Ayan o, oh, yung nakukuha nating supply. Ayan. So, hindi siya, mababa ang supply niya kung nakatanggal ang compressor. Ayan o. Oh. Maandar yung outdoor natin kasi umandar yung pan eh. Ayan o, oh, nasa 5 volts lang siya. Ayan. Eto, nakatanggal. Yun. So, bumalik siya sa 7.5. Ibig sabihin, nag-shut off na. Ayan. And kapag ka hindi nakakapit ang compressor natin, yun yung maglalabas ng error na pwedeng PO error yung nilalabas kong Midea product. Or sa ganito, hindi ko alam kung anong error kasi hindi ko alam kung anong brand dito eh. Ayan o. Nag-switch off na. Namatay na yung outdoor natin dahil hindi nakakabit yung ating compressor. Ayan. So, yun yung supply. Ayan. Okay na. So, medyo maliwanag na yata tayo dito. So, sa ganito, hindi natin makukuha talaga yung peak voltage output ng ating IPM. Dito. Kasi nagbabago-bago siya. Katulad no, nung nakalagay tayo doon, so nag-start tayo sa 7.5 and dumumandar si compressor, pataas siya ng pataas hanggang umabot siya ng 141 volts. Yan. So, kapag ka hindi nakakabit ng compressor, hindi nyo talaga siya masusukat. Kaya, kung hindi natin na-try, katulad ng ibang nagpapagawa kasi ng board, kung hindi namin na-try sa compressor, so hindi rin namin nasusukat yung pinaka-output ng IPM. Hindi talaga natin machi-check kung hindi natin isasalang sa unit or isasalang doon sa compressor. Ayan. And, nagbabago-bago rin kasi yan. Katulad nito, kapag nag-speed ang ating o nagturbo yung compressor, so nagkakaroon ng pagbabago. Katulad nito, kapag nag-tuturbo ang compressor, so tumataas yung ating supply. So yun yung pinapaliwanag din natin dun sa mga nakaraang video natin, dun sa yung tawag dito, kung paano nasisira yung IPM. Isa rin yung dahilan, kasi yung setting natin sa room temperature, like naka 18 degree tayo, so, yung IPM natin, pwersado, tumataas yung supply natin. So, kapag tumataas yung supply, mataas ang current, mataas ang ampere natin na pumapasok. So, malakas ang kumusumo ng kuryente and pwersado yung ating IPM board dahil mataas yung output na inilalabas niya papunta doon sa compressor. So, kung hindi niya naabot yung 18 degree na isinet natin doon sa ating room temperature, tuloy-tuloy ang andar ng ating compressor or mas mataas. Nagpo-produce siya ng mas mataas na current or mas mataas na supply papunta sa compressor. So, ang tendency niyan, iinit ng iinit yung ating heatsink, iinit yung ating pinaka-IPM board. So, yun yung dahilan ng pagkasira ng ating IPM IC. So, yun yung mayroon isang modelo na laging sira ay lumalabas yung PO error na isang modelo. Wala yun ako sample dito. Yun yung karamihan na pag lumabas yung PO error na yun, halos hindi na siya ma-repair. Dahil ang tinatamaan, kung hindi yung IPM driver, yung nagkocontrol doon sa IPM, yung IPM IC mismo. Yun. Dahil yung setting nila lagi sa room temp, parang isang hotel yata yung nagpadala dito ng mga board na yun. So yun yung dahilan. Masyadong mababa ang setting ng temperature. Kaya ang tinatamaan sa kanila lagi, yung IPM IC. Yun. So, para magprotektahan natin yung IPM IC, so sa setting ng room temperature natin, yung sinasabi namin na 24, doon namin nakikita na mabilis na nagmi-minor ang compressor, bumababa ang ampere, bumababa yung, pati yung init ng IPM natin na puprotektahan. And yung pagkasira ng board natin, protektado siya sa 24 degree. Ayan. Pero malamig siya kung inverter. Sa basic kasi magkaiba eh. Kapag ka basic aircon, kapag ka naka 24 tayo, kapag namatay ang compressor, matagal siya babalik ulit. So yung
lamig ng room natin, nawawala na. Hindi katulad ng inverter, nagmi-minor lang ang compressor. So tuloy-tuloy pa rin. Yung lamig natin, tuloy-tuloy pa rin. Ayan. So okay na tayo dito. Okay na yung voltage. Nasagot na natin kung ilang volts. So pumapalo siya hanggang 141 kapag nakaturbo. So hindi natin ma-monitor ng diretso dahil walang, hindi tayo nakakabit sa condenser. So doon sa iba kasi na minonitor namin, ang voltage na inilalabas niya, 135, 132, doon naglalaro siya kahit nakaturbo. Kung may load na, nakaload yung prio natin o nakaload doon sa unit mismo o nakakabit sa unit kapag lumalamig siya. Nasa 132, 135, 140, so ganun siya. And doon lang siya naglalaro ang voltage natin. Ayun. So okay na. Naka-ground tayo ha. Negative ground. And dito ko kinabit ang positive sa terminal ng compressor or dito sa pinaka-out niya. Ngayon, kapag nakatanggal sa compressor, wala tayong masusukat halos na voltage dito kapag nag-run o umandar yung IPM natin. Wala siyang output. Pero kung nakakabit siya doon, meron siya. So yun yung logic. Kasi hindi siya andar, nagpo-protect siya kung nakatanggal yung ating compressor. Okay? So medyo maliwanag na siguro tayo dito. Tugtungan na lang natin siguro sa sunod kapag ka nakakabit na tayo dun sa unit, doon natin i-monitor yung voltage. Yan, para makita nyo ng actual. Ako kasi nai-actual ko na yan doon sa umaandar, saka doon sa hindi. Tao yung nakakabit na, nakakabit sa condenser na may prion. Ito kasi walang prion. Yan. So, okay na. Sunod na lang ulit. Okay?